This is Radio Boracay, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. The rhythm of the ocean, the music of the seashore. Mga kabarangay, kaharap po natin si Police Lieutenant Benjamin Cabrillos ng Maritime Police Station bilang Station Chief ng Aklan, na kung saan, mga kabarangay, hingan po natin siya ng ilang mga pahayag kaugnay sa R18654 at saka yung EO305, mga kabarangay. Kaya tutok lang sa aming pag-uusap at sa ilang mga reports, no, na ating matutunghayan ngayong umaga. Sir, bumati ka muna sa ating mga giliw na tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat sa Clan province, considering that I was a station of chief of Aklan Maritime Police Station based here in Katiklan, Malay Aklan. So good morning to each and everyone sa ating host na si kaibigan ni K. Boy Kihilig ng Boracay Malay Streaming, Radyo Boracay. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa pagpatuloy natin, sir, ano, konting background, sir. Yes, ang Maritime Group, may isang station lang dito sa Malay with substation sa Boracay at saka sa Dumaguete sa Washington, Aklan. So, our mandate po ng Maritime Command is yung Republic Act 10654. Ano ba yung ibig sabihin ng Republic Act 10654? It is according to our the provision of Republic Act na number 10654 is it is an act to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, unregulated fishing, amending the Republic Act number 8550, otherwise known as the Philippine Fishery Code of 1998. So, lahat ng mga illegal na nangyari dito sa ating area o sa ating karagatan ay kami po ang nagpapatupad ng mga alituntunin batay sa ating saligang batas. So, kami po ay umuwili ng mga illegal fishing, dynamite fishing, at other activities regarding sa nangyayari po sa ating karagatan dito po sa Aklan. Dito, sir, sa binanggit mo kanina sa 10654, ano-ano ba ang mga accomplishment mo na sa pag-upo mo? Sir, actually, almost I was assigned here last May 22 of this year. So, mayroon po tayong nahuli naman na mga illegal fishing dito. So, for the month of May nahuli po kami na isa. Sunod nung June, may tatlo po kami na illegal fishing. At ngayong, nung nakaraang araw, may dalawa po tayo na nahuli na illegal fishing. So, lahat yan ay na-file namin sa Kwan, sa BFAR. So, administrative case yung pinipile namin. At nangyari yan ng mga, ang lahat ng mga huli namin po yan ay sa Kwan, sa Municipality of Washington. At the same time, Bataan, Aklan po, sir. Okay. Thank you, sir. Kaugnay ditong sa Executive Order, sir, 305, ano naman ang... Ito naman yung pinakamakuan, yung command namin, yung sa higher headquarters. Ito ang
pinapakuan na sa amin na lahat ng mga LGU dapat lahat ng mga fisher folk na ang EO 305 is devolving the municipal and city government the registration of fishing vessel 3 tons below. So below 3 tons na mga sasakyang pandagat o fishing vessel dapat mag-register sa mismo sa LGU at the same time dito sa amin. Bago sila kumuha ng permit, dapat dumaan muna sila dito sa amin for inspection. Then after that, we issue them the fishing vessel clearance. After that, the fishing vessel clearance will be presented to LGU purposely for their permit at their respected municipalities. Sa pagparehistro, sir, ng mga fisher folks at sa kanilang mga bangka, ano ang magiging benefits nito para sa kanila? Purpose na if ever na magkanda kami ng kuhan ng seaborne operation at the same time, magkanda kami ng kuhan ng inspection. So, if ever na meron silang permit, so they are allowed to conduct fishing as within sa municipality nila. So kung meron naman sila na hindi sila kumuha for the first time if ever na kasi sir para sa kalaman ng lahat po is the only municipality that imposing the EO 305 is the municipality of Borawanga at the same time the municipality of Malayaclan. So the rest of the 12 municipality na 10 municipality na along coastline hindi pa po sila gumawa ng kuhan ng ordinance regarding sa executive order number 305 which is was under the leadership of our Her Excellency President Gloria Macapagal and which approved on April 2, 2004. So matagal na tong executive order na to. Kaso lang, yung some of our local government units hindi pa masyado alam ba kung ano bang nilalaman ng EO 305. So nagpapasalamat nga ako dito kasi ang yung Borawanga at saka Malay nag-i-implement ng EO 305. If ever na may walang if ever na kwan na ang Borawanga at Malay may mauli kami or may nadanan kami na mga isda na hindi pa at nagkanda kami ng inspection, if ever na wala silang permit or clearance galing sa amin, so hinuuli namin yan at ni-refer yan sa kwan, sa MAU or sa LGU para doon sila mag-fine corresponding sa kwan nila sa fishery ordinance sa every municipality sa. At least, sir, no, at isa pa dyan siguro, pag sila may permits, no, registrado ang tanan, di naman natin hiningi na minsan may mga sakuna, dali ma-identify. Madali ma-locate, sir. Dali ma-locate at saka alam mo kung saan siya, alam mo kung sa anong barangay nakatira, yes. At madali if ever mahuli or may nangyari sa kanya, madali ma-alam ng pamilya, pero hindi naman natin na may mangyari. Mm. So, at saka yung mga mostly sa mga kwan, sa mga may-ari ng mga below 3 tons na mga fishing boat, iba dyan is our kwan, intelligence network namin sa karamihan dyan sa mga fisher folk natin na may permit or may clearance na galing sa amin. Yan kasi minsan hindi namin kaya yung mga pagpatupad ng mga batas kung walang kwan ng tulong ng mga fisher folks natin kasi sila minsan ang nagre-report dito kung so may mga illegal activities. Actually dito sa Kwan, sa Aklan, may mamonitorin tayo na may nag-illegal fishing sa boundary lang ng Kwan, ng Romblon at saka dito. So maybe gawa natin ng paraan na mahuli yon ng mga illegalistan dito sa ating Kwan. Saka yung mga malaking fishing vessel ba, yung malaki na ng mga kwan. So, they are not allowed within 15 kilometers from shoreline to 15 kilometers
yung mga laking bangka na below up 3 tons, they're not allowed to conduct fishing sa municipal water of every municipality, sir. Okay, sir. Sa pagpatuloy natin, ano ang mga paalala mo o warning sa ilang mga fisher folks o mga nangyayari dyan sa karagatan under your jurisdiction or area of responsibility? So, ang hiniling ko lang po sa ating mga kababayan dito sa Aklan, dapat po magmatyag po tayo, sunod if ever na mayroong monitor kayo na illegal fishing within our area, don't hesitate to call us. At saka ibigay namin po dito kay Sir Nicky yung aming mga hotline if ever may marinig kayo na illegal activities, most especially sa mga illegal fishing, dynamite fishing or poisonous fishing. So yan po ang aming kwan, yung mandate talaga na paghuli sa kanila. Pero some of our work minsan na may mga hindi lang illegal fishing, pero mga other wanted person, yan pa rin ang kuha niya trabaho namin. So kung anong ginagawa ng sa local na police, ganun rin ang ginagawa namin. Pero may isang kuha lang kami na pinapatupad yung Republic Act 1654 about sa unreported to eliminate the illegal fishing. At the same time, unreported purposely to para ba matigil yung mga illegal na ginagawa ng iba nating mga mangisda dyan na gusto palagi instant, marami pala palaging nahuli. Yung naapektuhan yung mga small na mga maliit natin na mga mangisda, na dapat intended lang yung municipal waters for below 3 tons na sasakyan pandagat at hindi intended sa above 3 tons. So, we are mandate at saka if ever na may mga information, I'm just appealing to our people here at Aklan na just call us. So your identity, hindi namin yan i-divulge sa people, or if ever na mayroon kayong information. At kami nang papasalamat sa dito sa Aklan kahit papano. May mga tao pa rin na patuloy nag-support at nagbibigay sa amin ng mga information regarding sa illegal fishing. Kaibigan na Nicky, yun lang po. Mga kabarangay, yun po ang paalala ng Maritime Police Chief na walang iba si Police Lieutenant Benjamin Cabrillos ng Maritime Police Station, Aklan.